Pagkatapos pong nalinisan, i-cut na po into sa maliliit na piraso para po magandang ano, para hindi po siya mahirap pa gamitin as a sandwich. Proportion po dito sa asukal is 1:1 na lang po. Ihalo lang po natin ng maayos para hindi po siya mag-scorch at saka maganda po yung pagka-mix po niya, pagkahalo po niya. Pwedeng strong muna yung apoy niya. Kapag pumulo na po, saka na lang po i-re-reduce. Habang pinapakuluan po yan, sir, ay pwede po natin ihanda din ang ating battle. So, ito na po ay tapos na po siyang nag-sterilize, pero pinatili, nanatili lang po dyan para po hindi po siya ma-expose sa bakterya. Nasa proper packing at saka handling of tools naman po ang sekreto para hindi po siya magka-molds or para hindi po siya ma-infect po ng bakterya. Okay, ready for packing na po ang ating product kasi naluto po siya. Ito na po yung resulta ng ating nilutong tomato jam. At ready po, ipak na po sa sterilized bottle po. Ingat-ingatan lang po ang paghawak din ng mga gamit para hindi po makontaminate ng bakterya. Lahat po ng ginagamit ko ay na-sterilize din po kasama po ng ating bottle. Kailangan din pong matanggal yung mga airspace doon po. Kasi yung airspace, pwede din pong mag-focus po siya ng pag... doon po din, pwedeng mag-create din po ng molds doon. Kapag na, ano yan po, pag na-stack po ng medyo matagal-tagal po ang ating product. Ayun po. So, ready po na tayo sa isang bottle pa po.